Ipinaubaya na ng Malacañang sa mga lokal na pamahalaan ang magiging diskarte para sa pagdaraos ng mga banal na misa para sa siyam na simbang gabi ngayong Kapaskuhan. Sa Pasay City, sinabi ni Mayor Calixto Rubiano, may plano na sila para sa mga simbang gabi sa kanilang lungsod. Ang gagawin po namin ay inuurong namin ang curfew hours. Kasi ngayon 12 to 4, 'di ba? Magiging 12 to 3 na lang kasi para doon sa kanilang simbang gabi. Oo. 12 to 3 a.m. Ipinanatili ni Pangulong Duterte ang General Community Quarantine o GCQ sa Metro Manila at ito na rin naman ang kagustuhan ng mga mayors bagay na kinumpirma ni Calixto Rubiano. Ngunit dahil sa Kapaskuhan, inaasahan na mapapadalas na ang paglabas ng mga Authorized Person Outside Residence o APOR. Pangamba lang ng Department of Health, maaring tumaas muli ang bilang ng COVID-19 cases ngayong Kapaskuhan at magpapatuloy hanggang sa pagpasok ng bagong taon. Ayon kay Calixto Rubiano, patuloy lang naman ang istriktong pagpapatupad nila ng health protocols sa mga pampublikong lugar. O ang amin po ay ganun pa rin, ang aming contact tracing talagang agad-agad, 6 hours pa lang nagagawa na po namin. And then, ini-schedule na yan for swab testing. At saka po, ina-isolate namin agad yung mga positive cases. At ang contact tracing namin, may F1 kami. Yung F1, yung directly exposed to the positive patients. And F2, ito yung na-expose sa, inexposan niya yung kanyang mga kasamahan. At sakali naman anya na muling sumirit ang bilang ng mga taga-Pasay na datapuan na nakakamatay na sakit, alam at handa ang pamahalang lungsod sa kanilang gagawin. Maraming salamat sa DPWH at IATF na binigyan pa kami ng karagdagang 160 air conditioned rooms dito sa MOA namin inilagay and plus 120 isolation rooms na air conditioned din sa Folk Arts Theater. Kaugnay naman sa pagkonsidera na payagan na rin ang mga may edad 15 pababa na makalabas ng bahay dahil sabi nga ang Pasko ay para sa mga bata, sinabi ng alkalde, pinag-aaralan pa nila ito. 18 pa rin to 65, pero pinag-aaralan namin na kung mas bata, mga 15, basta't essential at kasama ang magulang, baka payagan na rin. So, pinag-aaralan pa rin namin noon. At syempre, meron pa kaming Paskuhan na kung saan ibibigay namin house to house ang mga regalo para sa mga kabataan at sa aming mga mamamayan. Samantala, nakipagkasundo ang pamahalang lungsod sa Global Electric Transport para sa libreng sakay program simula ngayong Kapaskuhan at kaugnay na rin sa pagselebra ng Pasay City Day ngayong araw. Talagang tinaon po namin at nakiusap ako na sana bago sa ibang lugar sana dahil kami ay magse-celebrate ng Pasay Day, 157th founding anniversary. Sana maumpisaan dito sa Pasay at luckily ay pinagbigyan naman tayo sa ating kahilingan. Sinabi naman ni Dante Tinga ng Global Electric Transport, nakikipag-usap na sila sa ibang lokal na pamahalaan para sa binabalak nilang karagdagang ruta. Dahil ito po dapat ay sa Kapaskuhan naming i-roll out para mas marami, pero dahil December 2 nga ay Pasay Day, meron po tayong 4 na unit. Meron kaming mga padating na 6 pa. At ang kabuuan po nito sa dadating na taon ay tinatadya namin by mid-year mga 50 po ang patatakboy na natin ng ganito. John Scosio, Radyo Inquirer, Nueva Benta. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.